Okay, hello guys. Welcome to my YouTube channel. Then don't forget to like, share, subscribe. Subscribe na kayo, please. Madagdagan naman yung 83 ko, maging 100 naman. Masaya na ako dun. Okay. Let's have a discussion about terrestrial and aquatic plants. Okay. So, ano ba pagkakaiba ng terrestrial and aquatic plants? Pag sinabi natin terrestrial, ito yung mga plants na nabubuhay sa lupa. At yung aquatic plants, ito yung mga plants na nabubuhay sa tubig. Okay, so in this lesson, we're going to identify the specialized structures of terrestrial and aquatic plants. Okay, we are tasked also to recognize plants that live on land and water, identify their habitat and special structural adaptation. Create a plant collage according to their characteristics. Share way on how to protect environment from destruction. Okay, plants adapt and survive with the different conditions around their natural habitat. They are provided with special structures for self-protection so that they can continue to live on Earth. No one must interfere with or destroy them. In your own simple way, how can you help preserve and protect plants from destruction? So ano gagawin natin para hindi masira yung ating environment? Lalo-lalo yung mga puno natin, di ba? Mapapansin nyo, nauubos na yung mga puno, yung mga illegal logging, nakakalungkot. Diba? So tayo mga tao ang responsibilidad dyan sa ating kalikasan. So kinakailangan alagaan natin ang ating environment. Magtanim tayo ng maraming puno. Kung puputol man tayo ng puno, papalitan natin ng panibagong yung batang puno. Kumbaga, we will just replace the old one. Kung gusto natin putulin. Pero hindi nangangahulugan nun na puputulin lang natin na puputulin ang mga puno. No. Kasi malaki yung naitutunan ng mga puno sa atin. Kasi sila yung nagpapalamig sa Earth eh. Sila kasi nag-absorb ng heat. Diba? Kung mawawala na yung mga puno na yun, wala mag-absorb ng heat. Kaya diba, may mga climate change tayo nangyayari. Kaya, kung gusto nyong hindi masigira ang ating environment, may paraan pa. Okay? May paraan pa para mapigilan yun. Sa pamagitan ng pagtatanim ng puno, pangangalaga sa kalikasan. So plants that grow on land are called terrestrial plants. We can find them in farms, gardens, mountains, and forests. They also grow on the trunks of the other trees and logs. They need structures to support their mass, transport food and water to all parts of the plants, and to prevent dehydration. Diba? Ang daming halaman sa ating paligid. Okay, for example, these are plants, terrestrial plants. So, depende sa klima. Depende sa lugar na meron, yun din yung structures ng mga plants na ito. Ito din yung kakayahan or characteristic yung plant na meron. For example, sa desert area. So kung makikita niyo yung mga cactus, cacti, di ba? Iba yung structure niya. Katulad pag mainit yan, mainit ang lugar, kapag katamtaman lang ito, mga grass, trees, vine plants, pag vines naman, kapag sa forest, hindi masyadong nasisinaga ng araw. Yan, yung mga vines na yan, ayun, gumagapang yan sa mga puno. Flowering plants, and cones, diba? Pine trees. Sa malamig na lugar naman sila nabubuhay. So, depende doon sa klima, yung body structure
yung structure, especially structures ng mga halaman. So aquatic plants are plants that grow in water, either in salt water or fresh water. They grow in ponds, rivers, streams, and seas. So there are different types of aquatic plants. Okay? First is submerged plants. These submerged plants are rooted at the bottom of the water. They have stems and leaves that grow entirely underwater. So, doon talaga sila nabubuhay sa loob. Sa ilalim ng tubig, karagatan, sa pinakailalim. At tulad ng hornwort, hydrilla, seagrass, and alodia. Correct me if I'm wrong doon sa mga pronunciation nila. Okay, nakakakuha pa. Paano sila nabubuhay, yung mga aquatic plants? Nakakakuha pa rin sila ng sunlight. Kasi yung tubig naman kasi transparent naman yan. Eh. It allows light to pass through it. Okay? Nakaka-pass pa rin yung light doon sa tubig. At nakakakuha pa rin sila ng sunlight. Floating plants are not rooted and they move freely on the surface of the water. Ito naman yung mga halaman na walang roots. Kung may roots man, maliliit lang. At palutang-lutang lang sila sa tubig. Okay, these are water lettuce, watercress, duckweed. So, ang structure naman nila kumpara dito sa mga submerged plant, ito kasing mga, ano, itong mga submerged plant na to, parang watery yung, ano niya, yung leaves niya, tsaka madulas. Para dito sa mga ito, magaspang ang kanilang leaves. Kasi kinakailangan mag-evaporate yung ano, yung tubig. Kasi kung masyadong madaming content ng tubig doon sa kanilang leaves, mamamatay sila. Kaya yung structure niya hairy, tapos hindi siya yung ano yung tubig hindi to dumidikit sa ano sa surface ng leaves. Nagmo-move lang siya kasi gawa ng hair noong leaves na to. Tsaka madulas siya. Yung ibang leaves nakatulad nitong duckweed. So yun yung nagpe-prevent sa kanila para hindi mamatay yung leaves nila or mabulok yung leaves nila. Doon nakalutang lang sila sa tubig. Next is emergent plants. These emergent plants are rooted at the bottom of the water, but their leaves and stem extend out of the water. Okay? Hindi siya katulad ng floating, floating plants. Nakalutang lang talaga sila. Ito naman, nakalubog yung roots. Kumbaga, dumidikit yung roots doon sa pinakailalim. Pero, namumukadkad sila or nag-grow sila sa labas ng, sa surface ng tubig. So, these are water lily, elephant ear, and water primrose. So, hindi nabubulok yung mga dahon niya kasi yung makinis yung structure ng dahon nila. Hindi basta-basta magpe-penetrate yung tubig. Then yung roots, makapal din, kaya hindi siya mabubulok sa tubig. Kaya yung structure niya, special structure. So we have specialized structures in plants. Some of these are, this one, adaptation of plants for self-defense. So may self-defense din sila, no? Hindi naman sila gumagalaw eh, di ba? So steady lang naman sila. Katulad ng pineapple, they have sharp thorns, yung sa mga leaves nila, yan yung self-defense niya. Yung sa bamboos naman, yung may hairy, parang tiny as needle, parang hair siya. Katulad din ng squash. Yun din yung kanyang pang self-defense. Kapag nadikitan yung predator ng halaman na yan, matutusok sila. Okay? Pang fruit, yung papaya, mayroon sila, at saka yung jackfruit, meron silang latex, may dakta sila. So, hindi sila kakainin ng mga predators nila.
And then yung durian, yung smell naman niya. Diba mabaho yung smell ng durian? Yun naman yung kanyang self-defense. Okay, adaptation for sunlight. So may mga halaman kasi na, kumbaga, malayo sila sa sunlight o hindi sila nasisinag ng araw. Katulad nitong mga vines na gumagapang siya sa mga puno. And then yung sa forest naman, kasi dahil sa sukal or sa dami ng puno sa forest, nag-aagawan na sila ng sunlight. Kaya yung nag-evolve siya. Yung may makikita kayong mga puno na sobrang taas, okay? Napakatataas na puno. Dahil yan doon sa nag-aagawan sila sa sunlight. Dahil kung mas mataas ka, makakakuha ka ng sunlight. Katulad ng mga trees na ito, matatangkad sila, matataas. Kaya nakakakuha sila ng enough sunlight. Next is adaptations for water. So may mga plants naman na kumbaga hirap sila makakuha ng tubig, lalo na yung mga halaman na nasa desert, nasa desierto. Katulad ng cacti, ito, may iba-iba tayong klase ng cacti. At nakakapag-adapt sila. So yung structure nila, yung may spine sila sa labas, and then yung pinakaloob, yun yung nag-i-store ng tubig, na maraming tubig, para mabuhay sila sa desert. Next is this one, yan, yung physical structure ng mga submergent, ng emergent plant at saka floating plants. Yung parang waxy yung leaves nila at saka madulas. So hindi nakakapag-penetrate yung tubig doon sa leaves, 'di ba? Magpo-flow lang siya. Hindi ma-absorb ng leaves yung tubig at hindi siya mabubulok. Okay, adaptation due to temperature. So yung mga halaman o puno na sa malalamig na lugar, kung mapapansin nyo, makapal yung bark nila. Sobrang kapal ng bark nila. At yung dahon ng mga leaves ay hindi siya yung katulad na parang spiny yung leaves nila, parang needle. So dahil ito dun sa adaptation nila dito. For example, na-cover siya ng snow, madali lang matatanggal yung snow doon sa branches at saka doon sa leaves. And then, kapag malamig yung panahon, hindi basta-basta mamamatay yung tree kasi yung sa sobrang kapal ng trunks nila. Diba? And adaptation due to soil. So, mayroong mga halaman na hindi sila masyadong nakakuha ng nutrients, lack of nutrients. So, gumagawa sila ng paraan. Katulad ng mga mangrove tree, mangrove plant or trees, nabubuhay sila sa mga mapuputik na lugar o yung matubig na lugar. So, dahil nga clay soil yon at wala namang oxygen doon sa clay, dahil sobrang compressed noong soil particle sa ilalim. So, yung roots, may uprooted. Yan, yung mga uproots na yan, no? Yung makikita nyo yung ugat na sa ibabaw. Sila yung responsible yung yung adaptation niya. Through that roots, nakakakuha sila ng oxygen. Doon, nagre-release sila ng oxygen. May times kasi na kumukuha din sila ng oxygen. And itong Venus flytrap, pitcher plant, at iba pang mga kumbaga hindi sila producer, consumer sila. Kasi doon sa lugar na kung saan walang nutrients silang nakukuha. So kinakailangan nila ng ibang nutrients at ito yung ginagawa nila, nagiging consumer sila. Hindi sila more on nagde-depend sa sunlight. Bagkus, kulang pa kasi yung sunlight na nakukuha nila. Kaya yan, ito yung adaptation nila. Nagdedepende sila sa mga organisms. Ibang organisms ng nutrients.
So this is your mini task. Collect different kinds of plant pictures, identify their habitats and special structure, role adaptation. Make a collage according to their characteristics. Okay. Sana may natutunan po kayo kahit pa paano. See you in my next video. Bye-bye.